Okay guys, morning. Ngayon naman po tayo, may ride naman po tayo uli ngayon. Time check, 5 a.m. 5:30 yung usapan eh, pero abot pa naman siguro. Siguro tips muna tayo bago sa ano, sa bago mag-ride. Kagaya namin, may ride, kagaya ko may ride ako today. So ano ba yung mga preparation na ginagawa ko during pag may ride? So basically number one, ginagawa ko pag binabukasan yung ride, so ngayon sa gabi pa lang, pinipreport ko na yung mga gamit ko, yung mga dadalhin ko para pagdating ng ride, so wala akong nakalimutan. So ako pinipreport ko na sa gabi pa lang, so pakita ko na sa inyo yung preparation na ginagawa ko pagka may ride, so sa mga gamit ko. So ito yung susuot ng jersey today, Pilipinas jersey, multiband ko yung mask, kawat logo, all weather, all terrain. Ito yung socks, gloves, ito yung helmet ko, try ko yung helmet, kadarating lang ito kagahapon eh, yung date. Sa mga tools mostly, ito lang dinadala ko lagi. Tire lever, spare tire, tsaka yung cephal ko na CO2. So hindi na ako nagdadala ng pump, ganito na ginagamit ko ngayon. So ngayon medyo maaga, dadala tayo ng ilaw. So yung blinker ko nakakabit na rin sa seat post ko. So spare battery ng GoPro, so ito yung salamin ko. Cellphone siyempre, tsaka siyempre pocket money. Dadala tayo yung pocket money lagi, mahirap na. Kung may bibilin tayo o may pagkain, kainan, so kailangan medyo tayo. Sapatos, medyo marami pa. So yan, nire-ready ko na. Gabi pa lang para pag-setup ko, ayos. So, tips lang to mga kaawat sa mga ibang bikers na magra-ride para hindi kayo nahihirapan sa kinabukasan sa preparation nyo. Gabi pa lang prepare nyo na para walang magiging problema sa ride. So, paano? Setup muna ako ha. Dito na lang tayo mamaya. Okay mga kaawat, so prepared na tayo. So full gear na tayo, ready na tayo. So yung bike natin actually naka-prepared na rin to. Kahapon ka, okay na yan. Nilagyan ko na ng oil, naayos ka na. So para sa ride ngayon, wala na magigitang issue. So ito, blinker. So naka-ready na rin yan. So hinintay lang natin yung ibang kasama kasi may pupunta raw dito at kukuha ng ano, spare tube. So hindi na natin, tasal siya rin tayo. Okay mga kaawat ha, medyo na late kami ng take off ngayon eh. So it's already 5:45 a.m. dapat naka-take off na kami ng 5:30. Isa kasi kaming kasama na flatan siya. Ngayon ang problema namin, kaya naman sanang ayusin. Hindi lang namin matanggal yung ano eh, yung tire dun sa rim niya, masyado na siyang madikit. So yun ang issue namin. So ngayon naghahanap siya ng vulcanizing para mapatungkab sana yung rim. Ito naglalakad siya ngayon oh. So yung ibang tropa nandun na sa unahan, naghahanap ng vulcanizing. Sayang, nabawasan pa kami na isa. Pero hopefully sana kung may makikita ang vulcanizing na mag-aayos, natutungkab lang, meron naman kami dalang spare tire na eh. So okay, time check muna tayo mga kaawad ha. 5:45 a.m. Medyo malayo kasi yung ruta natin ngayon eh. Approximately around 80 kilometers yung ruta. So ang ruta nga pala natin for today is Sampaloc to Tagaytay. So Sampaloc Road to Tagaytay is 13.5 kilometers na uphill, pero hindi naman ganun katarik. Pero mahaba ah. Yun ang nakakapagod doon. Yung challenging doon yung 13.5 na paawan. So mamaya update ko kayo doon sa ruta. So ngayon palis pa lang kami. Nandito pa lang kami sa Fortesa, sa Crown Asia. So papunta pa lang kami ng Jesmo, Terelay, hanggang Nubali Circle. And then dating ruta pa rin, Miriam College to New Zealand Trail to Hornalan. So bababa kami ng Suplang, Sulpok, and then Talisay. So pagdating ng Talisay, doon tayo lalagpas tayo doon sa kanto ng Sungay. After ng kanto ng Sungay, susunod na yung kanto ng Sampaloc. So doon na tayo mag-start ng ating adventure for today. So mga kaawat, yun lang, update ko kayo uli mamaya. Hey guys, mga kaawat, malapit na po tayo dito sa Nubali Circle. Dito iikot tayo papuntang Miriam College doon sa pangatlong kanto. So here we go, may mga bikers tayong kasama rito. Morning! So ito na yung Nubali Circle. So makikita nyo yung mga kumakanan doon papuntang ano yan, sa Solinad, sa Nubali. So after nung kanto ng papuntang Nubali, yung susunod na kanto na to, ito na yung papuntang Marcos. So ito, Nubali Circle na tayo. So doon sa diretso na yun, may kanto pababa. So doon tayo yung way natin papuntang Miriam College.
Okay mga kawat, ito na, malapit na tayo sa intersection. So mula rito, kakanan tayo. So papuntang Miriam College. Yan yung mga lugar na madadaanan natin pag kumanan tayo. So dito sa lugar na to, sa mga baguan dito, sundin lang natin yung mga sign. Single file only. Hi guys, Miriam College. So ito, open na yung New Zealand Trail. Pwede na tayong sumunod dyan. Mar! Dito na tayo! Pwede na rito! Kaso hintayin muna natin tropa. Morning, sir! Ah. So andito na tayo sa Miriam College. Dito tayo papasok sa Old New Zealand Trail. Okay guys, so start tayo ng trail. Short trail lang po ito, New Zealand Trail. Nakatagos na tayo dito sa pangalawang guardhouse. So itong tinutumbok natin na to is going to Barangay Hornalan. So ito, diretso pa rin tayo, Barangay Hornalan. So pagdating sa dulo, kakanan lang po tayo dyan. Kasi ito yung papunta kay Ariel Lomi House, papuntang Talisay Side. So pag kumaliwa tayo, pabalik ng ano yan, Maya pa. So yan, lapit na tayo. Kakanan na po tayo dito. Okay. So guys, ito na. Papunta na kami kay Ariel Lomi kung saan magbe-breakfast kami. Italian, order ka na ulit, agad tayo. Diyan na tayo, sige, pre, pila agad. Or order, tapsilog o sisig o ano. Breakfast muna kami guys, ha. Okay, so guys, ito, tapos na tayo kumain. 18 kilometers na tayo, bre. Okay. 100 pa. Basta ano, marami pa susunod. So ngayon, kapag breakfast na yung tropa, so, 3 minutes. Alis na tayo. So tatlong barangay na yata nalagpasan natin. Una yung Colored Wall, Suplang. After nun, pagbaba natin doon sa May Chapel, kumanan tayo, Barangay Sulpok. And then ito na yung last barangay nila, itong Montanya. So ito, dire-diretso na to hanggang Talisay. Pababa na to ng Talisay. Okay mga kawat, ito na tayo ha. Paglabas natin dito sa main highway from last na barangay yung Montanya, kakanan tayo, so Talisay Road na tayo. Straight lang to. Ito yung way papuntang Laurel, Batangas. Kakanan tayo sa Lanes o yung Sampaloc Road na tinatawag nila, going up to Tagaytay. So yun yung sinasabi ko na 13 to 13.5 kilometers na uphill. So straight lang to hanggang makarating tayo sa kanto ng Lanes. So kakanan na tayo ron. Guys, oh! Gaway-gaway! Pahinga muna ng konti bago sa 13.5 km pain. Magkakasubukan mamaya ito eh. Maganda-gandang ano ito eh. Kaya medyo side trip muna kami dito. Okay, mga kawat, nandito na po tayo. So, yan yung signboard oh. Tagaytay, Twin Lakes. So, dito po tayo, Akyat.
Ito na po yung start ng Laynes or Sampaloc to Tagaytay. Ito na yung sinasabi ko na 13.5 km pain. So start na po tayo rito. Tayo lang natin yung tropa. Dito na sila. Hey! Okay, ito na yung starting point natin ng Laynes, Sampaloc to Tagaytay. Okay guys, umpisa na tayo. Okay, go guys, go! So ito, mahaba ito kaya hindi pwedeng puwersahin. So guys, kita na lang tayo sa taas mamaya mga kaawat. At medyo mahaba-haba pa itong ruta na to. Okay. Okay mga kaawat, nandito na po tayo ngayon sa Laynes, Sampaloc. Akyat po ng Tagaytay Road. Okay mga kaawat, going to 5 kilometers na po ang ating naakyat. Medyo gumanggaan ng konti dito. Yung first 4 kilometer matatarik eh. Medyo mabigat. After 4 kilometers going to 5 kilometers medyo gumanggaan na. So magpa 5 kilometers na tayo. So mga 7 kilometers pwede na tayo siguro magpahinga. Kalahati. Okay. So guys, nandito na tayo sa ating 6.5 kilometers. So ito kasama natin dito si Brother Marcos. Ang malakas! Ito, gradual lang naman akit dito, medyo madali na. Dito po sa Laynes or Sampaloc na tinatawag, ang medyo mabigat lang dito is yung first 4 hanggang 5 kilometers. Yun ang medyo mabigat. And then after nun, okay na, swabe na. Parang pasyal-pasyal na lang. Siguro nakakalahati na kami. So 13.5 kilometers, nakakailan na kami. So 6.5. Going to 7 kilometers na kami. So medyo challenging lang yung araw. Medyo mainit na. Pero kaya pa naman. Sa mga akyat dito, siguraduhin nyo marami kayong dalang tubig. Medyo nakakauhaw kasi. Okay guys, mga kaawat, eto. Malapit na po tayo sa taas. So busy speedometer mga kaawat, approximately almost 13 kilometers lang pala siya. Sabi kasi nung ibang nandun sa baba, 15 kilometers daw. Speedometer ko, mga 13 lang aabutin eh. Almost. So yun, almost 13 kilometers lang siya. Hanggang dito sa Tagaytay proper. Okay guys, touchdown. Tingnan natin yung mga tropa. Yun, guys. Kumukulo-kulo pa oh yung premyo. So ito ang ating premyo sa ating paghihirap. Yung pinaka best part ng pagra-ride. So ito na guys. Bulalo. With sisig and adobo. At malamig na malamig. Nako, para tayo nasa itulo. So guys, kakain muna kami ha. Wala eh, last spaghetti na kami eh. Okay guys, dyan na tayo. So going to Nubali, pwede na tayo rito ang pumanan. So shortcut tayo dito sa Ice Block. Okay, mga kaawat, eto na. Malapit na kami. Kakaliwa na sila dyan. Ako, kakanan na ako pabalik sa Awat Bike Shop. Kailangan na magtinda uli. So mga kaawat, time check tayo ha. Medyo tinanghali na tayo. It's already 1:45. So medyo matagal pero okay lang. Kailangan kasi hintayin yung tropa. Hindi pwede iwanan eh. Total distance natin 80 kilometers. So 80 na yung nandito sa speedometer ko. So mga hanggang sa bahay. So mga 8.4 or 8.5 kilometers. Sorry, 80.4 or 80.5. So not bad, okay na. Enjoy naman ng grupo eh. So yun ang total distance natin, 80 kilometers. So bukas uli. Short ride lang siguro tayo bukas. Baka matantubig lang siguro tayo para medyo makapadigo-ligo naman ng konti. So guys,
subscribe lang po tayo sa Awat page. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, para-review na lang po, pa-like and subscribe. Marami pa po tayong mga susunod na video na gagawin. So, ano guys, hanggang dito na lang po. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Ronald Awat Pauline. Enjoy naman. So, hanggang sa susunod po na episode uli ng Awat TV. Bye!